dapat tama sa isip at sa salita. Dapat tama, lalo-lalo na sa iyo ba? At mga kapuso, sa punto po ito, makakausap po natin si Cynthia Villar, isa po sa mga pinadalahan ng imbitasyon para sa proklamasyon mamaya. Magandang hapon po, Senator-elect Cynthia Villar. Magandang hapon sa iyo, Pia, at magandang hapon din sa tagapakinig natin sa 24 Horas, PMA 7. Nako, Ma'am Cynthia, eto po at nakatakda na po ang inyong proclamation. Kamusta po yung naging paghintay po ninyo sa araw na ito at nainip po ba kayo? Kasi yung iba pong mga kandidato, gusto nila mas maaga yung proclamation. Yung iba naman po, gusto nila ipagpaliban muna. Kayo po, ano pong naging paghihintay ninyo? Okay lang. Sana sabay-sabay na lang para tapos na. And mabuti naman, tonight, tapos na, di ba? Oho. Kami lahat na 12 will be proclaimed na tonight, all of us. And okay naman kasi time ko rin to rest and then to take care of my paperwork at saka more or less may idea naman kami kung ano yung mga returns. So, di naman kami worried. Ma'am Cynthia, alam po namin na matagal-tagal rin po kayo naupo sa Kongreso at yung asawa niyo po matagal-tagal rin naupo sa Senado. So masasabing biyasa na po kayo sa paghain ng mga batas. Pero dito po, pagdating niyo po sa Senado, ano ho yung inyong magiging unang panukalang batas? Siyempre, re-refile ko yung mga final ni Senator Villar na hindi napasa, like yung creation of the Department of Ws at saka yung nutrition, yung pagbabawal sa nutrition o exam. And then of course, titingnan ko yung maybe amendment sa AFMA, sa Investment Incentive Act, yung mga ganon, and yung ating mga binibigay na incentive sa small, medium, and micro enterprises. Alright. Nako, Ma'am Cynthia, maraming salamat po. At yan po mga kapuso, si Senator-elect Cynthia Villar na nakatakdang iproklama ngayong gabi. Magandang gabi po. Maraming salamat, Pia, at maraming salamat sa ating tagapakinig.